Pagpasensyahan niyo na ako kung napaghintay ko kayo. Marahil ikaw si Karding Villamar. Ako nga, Congressman. Salamat naman at pinagbigyan niyo ang aking paanyaya. Clarissa, Rosel, Gina. Magandang gabi sa inyo, Congressman. Magandang gabi rin. Sir. Salamat. At si Vicente, ang taong pinagkakatiwalaan ni Pepe. Siya nga pala, Karding. Nakikiramay ako sa pagkamatay ng iyong kapatid. Salamat naman at naalala mo pa siya. Maupo tayo. Agardeng, huwag mo sanang mamasamahin kung nagtanong ako tungkol sa'yo sa Maynila. Kay Engineer Perez ka pala nagtatrabaho. Maswerte ka. Pihi ka niyon sa pagpili ng taong pinagkakatiwalaan. Teka nga pala, wala yata si mga Lipio. May kompromiso po si Itay, kaya hindi nakadalo. Kompromiso o nagdadahilan lang. Hanggang ngayon ba naman, maluktot pa rin ang paninindigan ng tatay mo. Sa pagkakataong ito, dapat magtulong-tulong tayong lahat. Politika lang yan eh. Kalimutan na natin ang lahat. At yan din ang dahilan, Karding, kung bakit inimbitahan kita. Dahil matigas din ang ulo ng kapatid mo. Sana naman, maiba ka. Sa anong dahilan may iba, Congressman? Idiretso na kita, bago tayo bumaba at makisalo sa mga bisita. Dalawang bagay ang iyalo ko sa'yo. Una, siguro naman alam mo nang interesado akong bilhin ang lupa ng kapatid mo. Pangalawa, kung mamimirmihan ka dito, dahil alam ko nag-iisa ka na sa buhay ngayon, wala na masabi ang iyong mag-ina. Gusto ko sanang magtrabaho ka sa akin. Ihigitan ko kinikita mo sa Maynila para matapos na ang lahat ng ito. Magkasama-sama tayo. Didiretsohin din kita, Congressman. Hindi pinagbibili ang lupa ng aking kapatid. Alam mo yan. At hindi ako magtatrabaho sa iyo. Bakit naman? Nagtanong din ako tungkol sa iyo. At nalaman kong hindi magandang pamamalakad mo rito. Matalas ang dila mo, Villamar. Mag-isip-isip ka. Baka ikaw ang masugatan ng talim niyan. Kapag ang katotohanan ng umiral, Congressman, malalim ang iiwan ng talim. Walang iniwan sa katotohanan ng hindi atake sa puso ang kinamatay na aking kapatid. Hindi ba, Epe? Mukha may ibig kang tukuhin. Nalimutan mo yata. Nasa loob ka ng pamamahay ko para makapagsalita ka sa akin ng ganyan. Hindi pokit na pangasan mo mga tauhan ko, pwede mo na ako hakbangan. Baka gusto mong manahog ng bahay ko na una pa. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, Congressman. Pero gusto kong malaman mo. Huwag ka na muna magpaikot. Hindi pa tapos ang laban. Vicente, wala nang dahilan para magtagal pa tayo rito. Villamar, ito tandaan mo!